Titayo na po ang lahat. Sa itaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Umuri sa itaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daig ng narod. Awit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Pagpuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong sambayanan naway tuwangan ng ulirang pamumuhay at pagdalangin ni Santo Domingo, aming tagapagtaguyod naway, maging tagapagtaguyod nawa sa aming katapatan sa iyo, ang namuhay bilang tagapangaral ng maasahang katotohanan mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Juda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayang ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakil at hamak, ay makakakilala sa akin sapagkat
patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang, sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Hindi mo nanais ang mga panghandog, sa aking sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, Pedro, ang salikan ng aking simbahang banal na daig ang kamatayan. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tinanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ng ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ang aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sasabihin niya na siya ang Kristo.
Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem, magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at mga iskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, "Panginoon, huwag namang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo." Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabi, "Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang mapansin sa ating mga pagbasa, ang nais na pagbuklurin ng Diyos ang mga tao. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ito sa pahayag ni Propeta Jeremias na ang Diyos ay magiging Diyos ng bayan ng Israel. Sila ang kanyang magiging bayan at siya ang kanilang magiging Diyos. Nakikipag-ugnayan sa ang Diyos sa pamamagitan ng Propeta Jeremias na makipagtipan sa mga tao. At sa ating una ebanghelyo, ang paraan ng paghihikayat ni Jesus na sumunod sa Kanya ay unang-una kung kilala natin siya. Mahirap nga naman sundan kung hindi mo kilala. Kaya sabi ni, tinanong ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sino ako ayon sa mga tao?" At mula sa tanong na iyon, bilang nagbago ang tanong at tinanong sila, "Sino ako sa inyo?" At nagpahayag si Pedro ng kanyang pagtingin. Pero minsan, alam din natin na sa kabila ng ating pagpapahayag, minsan ang sarili din natin ang mas binibigyang diin natin. Kaya nung pagkatapos sa ibang ng magpahayag ni Pedro na si Jesus ay ang Kristo at pinahayag ni Jesus ang kanyang pagkamatay, ang sabi ni Pedro sa kanya, "Wag po dapat mangyari yan." At ang sagot sa kanya ni Jesus, "Lumayo ka, Satanas." Mula sa pagsabi kay Pedro na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatalaga ko ang aking simbahan, bilang nabago ang ihip ng hangin at sinabi, "Lumayo ka, Satanas." Pero minsan nangyayari yun kapag yung sarili natin ang pinapairal natin. Kung hindi natin pinapairal ang boses ng Diyos sa buhay natin, at yung sarili mismo natin, katigasan ng ulo, sarili nating kagustuhan ang pinagdidiinan at pinaiiral natin. Ang santong pinagdiriwang ho natin ngayon, si Santo Domingo, ay ibinigay ang buhay niya para ipahayag si Kristo. Lalo na sa panahon na maraming maling katuruan tungkol sa pananampalataya ang umuusbong. Ang tawag natin dito ay heresies, mga maling katuruan. At si Santo Domingo, sa kabila ng maling mga turo tungkol sa pananampalataya, mas lalong nilakasan ang boses para ipahayag ang katotohanan tungkol kay Kristo. Kung paano nagpahayag si Pedro tungkol kay Kristo, ganun din ho ang ginawa ni Santo Domingo. Naging masigasig na tagapagpahayag, tagapagpakilala kung sino si Jesus. At sana no, tayo din bilang mga Kristiyano ho ngayon, mula sa pagpapakilala at pagpapahayag na naririnig natin sa loob ng simbahan, sana ito din magdala sa atin ng pagbabago ng buhay. Sa pagkakilala natin kay Jesus, sana ang nais ng Diyos ang mas bigyan diin natin, hindi ang katigasan ng ulo natin.
hindi ang pagiging matigas ng puso at isipan natin at ang gusto lang natin, tayo ang nasusunod. Tayo ang sundin ng Diyos. Hindi ho ganoon. Ang taong lumalago sa kabutihan at kabanalan ay marunong sumunod sa utos at salita ng Diyos. Kaya magandang imbitasyon ho sa atin ang ating ebanghelyo ngayon. It is not about us being right or wrong, but it is about us recognizing God and being faithful to Him. Si Santo Domingo, pinahayag ang kanyang katapatan sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng buhay niya para ipakilala si Jesus. Para ipakilala at akayin ang mga tao na mas makilala sino si Jesus. At sana ito din ang ating maging misyon at hamon. Makilala si Jesus, ipakilala si Jesus, at ganun din ang kanyang aral at utos ay sundin natin sa ating buhay. Amen. Minamahal ko mga kapatid, habang ating pinagninilayan ang simulain ng ating simbahan, manalangin tayo ng may bukas na puso sa ating Diyos Ama para sa sarili nating pangangailangan at sa pangangailangan ng sandaigdigan. Ang ating itugon, buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Ang mahal na Papa, ang tagapagmana ng tukulin ni San Pedro, naway gamitin ng matalino at ayon sa kalooban ng Diyos, ang kapangyarihan ng susing ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Sa mga may tungkulin ng pamumuno sa mga lipunan, naway hindi manaig ang kapangyarihan ng kasamaan, manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Sa paningin ng mga sumasampalataya, naway hindi mawala si Kristo na kanilang panulukang bato at pundasyon ng buhay, manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway maalalayan at matulungan ng kanilang mga kapamilya at kaibigan, manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Ang mga namayapa na sa buhay na ito, naway makatagpo ng kapahingahan sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Amang pinagmumulan ng lahat ng karunungan, ipinagkatiwala ng iyong anak ang kanyang kapangyarihan sa simbahan. Habang iniaalay namin ang aming mga panalangin, tulungan mo kaming maging ganap ang iyong kaloob sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Oh.
ay nainihalay ng kahoy magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga inihahain naming panalangin ay tunghayan mo pakundangan sa pakiusap ni Santo Domingo sa katatagang dulot ng paghahain ito. Pagtibayin mo ang mga nagtatanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagtatangkilik ng kagandahang loob mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Domingo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo abag sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras, kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di kumabot. Parunungan mong ang ting siniyasan mo ako at alam ang aking puso walang malilinim sa'yo sa'king gawa. Pinapanggit iyon na itong bakit sa'yo ano na isip ko'y alam kong nasa tabi kita, Panginoon mo, sa lahat ng oras, kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di ko mabot karunungan mong announcement. Maaari na pong mabili ang librong Black Nazarene, Devotion and Discourse. Ito po ay kompilasyon ng mga pag-aaral sa kasaysayan at debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 piso. Ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piging mong banal, ngayong ginugunita si Santo Domingo, ay lubusan nawang pakinabangan ng iyong sambayanan na mapanariwa at mapamunga ang kanyang pangangaral at naway matulungan ng kanyang pagdarasal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito.
naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba pag namin, inihinduo pa namin, para mo aming buhay at pagkasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso mong kinatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, marahal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, marahal Padre Jesus Nazareno, inuwalhati pa namin.